Lugaw Goto, Lugaw Arrozcaldo, kung tawagin ay Pospas, legendary na nga daw po ito. At yan nga ang ating featured episode for today. Nako, nandito po tayo sa Biñan Public Market na naman, mga Noy at mga Kaakay. Para puntahan ang isa na namang recommendation ng ating giliw na manonood. Alamin natin ang lasa nito at syempre kapanemin natin yung ating kaibigan si Tita Tess para ilahad sa atin ang kwento ng Pospas na napakatagal ng panahon na nandito po sa Biñan, Laguna. Umpisa na natin yan! Tita Tess, magandang araw sa iyo at salamat no na paunlak mo kaming i-feature itong yung tindahan na Tony's Pospas no, kung tawagin na since kailan pa to nagtinda kayo ng Pospas? Since 1940s pa po. Since 1940s. Opo. Baka nga po daw sabi nung nanay namin, baka daw mga nagsimula pa ng 30s. Nasa 30s, baka mga 35, ganyan. Ako, napakatagal na pala, no? Opo, panahon pa po ng Hapon, meron ako. Talaga nagtitinda na kayo, no? Opo. Ito, Tita Tess, nakita ko yung tinitinda mo, no? Nakita ko, Arrozcaldo, Goto. Bakit yung tinawag na Pospas? Yung pong Pospas, nakagisna na po namin yun, ayun ang tawag. Hindi ko lang po alam kung anong term yung kung Pospas. Kung ibang lingguwahe o ano. Basta po, nakagisna na po namin. Ayun ang nakilala yung Pospas ngayon dito sa Biñan, ano? Opo. Napakadami naman talagang kumakain, nakita ko eh. Ano kaya ang sikreto, Tita Tess? Bakit yan na gustong-gusto na tao? Siguro po yung lasa. Kasi sabi nila, iba daw po, masarap daw po. Alaga. Yun po. Siguro galing po, hindi naman po tatagal ng ganong katagal. Ilang dekada, no? Grabe na. Pang-fifth generation na po kami. Naku, pang-fifth generation na pala kayo. So, para naman, Tita Tess, itong pagninegosyo nyo nitong tinatawag ng Pospas is, ano naman na naidulot sa buhay natin? Dito po kami, lahat po kami. Dito nakatapos ng pag-aaral. Pati pati na rin po sa mga anak-anak namin. Opo. Naku, ito na yung nagpapaaral. Siyempre, kung ano po yung naabot nung ano, napapano na rin po sa mga anak at ano. Ayun naman pala. Ito, normally dito tayo sa araw-araw yung pagtitinda, kita ko dalawang kalderong malalaki. Ilan ang naititinda nyo na nauubos? Hindi naman po pare-pareho. Pero siyempre, meron din time na meron naman mabili. Kaya bukod naman po sa tinitinda namin, may ma-order po sa amin ng kalde-kaldero. Talaga? Opo. May ma-order ng kalde-kaldero nito. Ang galing ha. Asis, ano yun? Saan dinadala? Minsan po, pag may mga okasyon. Ang galing. Minsan naman, yung mga pinareregalo sa mga patay, sa mga burol. Kasi nga, ako nabigla ako sa kwento mo na may umu-order nito ng parang... Opo, kaldero po. Kalde-kaldero ha? Opo. Alam nyo mga Noy at mga Kaakay, ngayon lang po ako nakarinig na gano'n. Yung Goto, tsaka yung ngayon, yung Arrozcaldo, yung order sa kanila ng kalde-kaldero. And then Tita Tess, ito bang tindahan is araw-araw bukas? Opo, 24 hours po kami. 24 hours? Opo. Paano yan? Nagsishifting na lang po kayo ng bantay? Opo. Paano kaya yan? Baga ganyan, Tita Tess, yung style ba na pagtitinda yung 24 hours, paano kayo nagsisimula niyan? Yung pamimili ng mga rekado, yung mga ganyan, panglaman, saan niyo, anong oras kayo, or sino ang gumagawa niyan? Hindi, bali po yung, kasi yung laman niyan, iniluluto na po ng maramihan. Tapos yung kung ano po yung ititinda, yun po yung nilulugaw. Galing naman. Ito ba, Tita Tess, parang magkakapatid kayong humahawak ngayon ito? Bali, ako po saka po yung isang kapatid ko. Dalawa kayo nagtitinda? Naging nagpapalitan? Yung isang kapatid ko, parang siya din po yung namamahala. Pero yung may kapalitan po ako dito, yung asawa ng pamangkin ko. Ang galing. Talagang family business. Ninyo na rin po pala tayo itong tinatawag na Tony's Pospas nga. Ano? Opo. Pero pag titignan ko, Tita Tess, yung pangalan ngayon dito nakalagay Tony's. Opo. Opo, no? Hindi nyo naman binabanggit na po
Pospas, pero alam ng tao, Pospas ito. Opo. Ayun, si Tony is, sino si Tony, Tito Pedro? Ay, bali, si Tatay Tonyo po. Siya po yung, malita po si Tatay Tonyo, siya na po yung katulong ng lola namin nung nagtitinda nung araw. Tinutulak pa lang po sa karipon ng araw. Ay, see, ganun diyan pa. Diyan po sa plaza. Ayun, kasi si Tatay Tonyo yon. Opo. Ayun, siya yung tatay nyo na... Hindi talaga po siya tatay namin. Wala po blood relation. Pero lumaki po kami na para kami, yung mga anak niya, para kapatid namin. Tapos, isang bahay kami kumakain. Talaga? Si tatay po, kasi naman kami, nung namatay yung father ko, 8 months pa lang ako. Eh, kaya nung nakagisnan ko, si Tatay Tonyo na yung tatay namin. Ayun, tamuhan, ang galing nyo naman po, no, Tito Tesh, in the family, no? Hindi pala, ako nagulat din, no? Kita nyo po, ang dami nga, sa pagtatanong natin, daming lumalabas na kwento. Si Tatay Tonyo pala, hindi nyo kaano-ano, pero opo, ang pangalan nito, Tonis. Opo. Kasi siya po yung, siya na po talaga yung namahala din nung anuhan po siya na yung nagtitinda. Kasama ng lola. Po. Ano po, no? Ito naman, Tito Tay, siguro, tanong ko na lang last question, no? Para lang po sa mga nanonood sa atin, mag-inspirasyon ito. Ano kaya ang advice na mabibigay mo sa mga gustong pasukin yung ganitong klaseng negosyo ng Arrozcaldo, Goto, no? Nang tawagin po natin is Pospas. Siguro po, dapat po, yung sincere ka din dun sa ginagawa mo. Yeah. Yung ano sa puso mo. Yung hindi yung parang di pala eh. Magtinda kay hindi, ganun. Mm-hmm. Kaya gusto dapat yung talagang ano ka, yung concern ka din sa tinda, sa ano, pati sa mga mamimili. Pati sa mamimili, nandun yung pagmamahal po. Ayun naman, Tita Tess. Naku, maraming salamat sa iyo sa time at sa binigay mo sa aming oras. Maraming salamat din po sa inyo. Natuwa ako sa kwento ni Tita Tess. Lahat po galing sa puso. Nakita niyo naman, parang alagang akay, siyempre. No? Naku, Tita Tess, di ko napapakabahin ng interview kasi nagugutom na po ako. Ay, opo, sige po. Tikman na natin yan. Sige po. Ang ating pagkain, no? Ito po ay lugaw na goto at Arrozcaldo, pero ang tawag nila at nakagisna na nila itong Pospas nga daw. Tikman natin, syempre. Umpisa natin dito sa goto. Ayun. Tingnan mo yung laman, no? Parang pakita ko po sa inyo, ha? Ayan yung goto. Ayan ang Pospas na goto. So, ang kailangan dito, malambot yung laman loob na nilagay. Tuwalya, no? Ino? Ayos na. Masarap yung Pospas. Siguro sa tagal ng panahon na nagtitinda sila nito, no, since 1940s, no, late 30s daw sila, 1930s late, ah, inumpisahan itong Pospas. The lasa is very, very pasok para sa akin. Umisa, Arrozcaldo, you know, lugaw manok, kung patawagin. Ayan po yung nakahiwa-hiwa na yung pinakamanok na nasa loob. Santigin mo ulit. Husay. Sabihin ko na po sa inyo, double check agad to. Both lugaw, pero madidistinguish mo yung kaibahan ng lasa sa isa't isa. Ibang-iba yung lasa ng goto, ibang-iba yung lasa ng Arrozcaldo. Tikman natin yung pinangahalo nila dito, ulam, no? Ito daw po yung lumpia. Alamin natin, lumpia siya nga yata, no? Meron parang sweet chili sauce, eh. Yung puno ng laman, hindi yan paw. Ayos ah. Yun yung pamatay nila dito. Pero, meron pa rin tokwa. Kahit na may lumpiang siya ngayon, may tokwa pa rin. Saka itlog, yan yung mga pwede mong orderin dito. Manok. Ang galing nung lahat ah. Magkaibang magkaiba talaga. Parehas masarap.
Ako po kasi lugaw lover, no? Sa sobrang hilig ko po sa lugaw, tsaka yung mga mami, yung ganyan. Talagang pag kunakain po ako sa mga ganito, naalam ko kaagad, or na, alam mo na, nare-review ko mo kaagad eh. Sa dami ng nakainan, alam mo na kaagad yung masarap ang lasa at malinis, maayos ang pagkakaluto. Ang sarap ng lasa, parang ano, luto ng nanay, ayun po. Kasi tita Tess ba naman ang bumabanat yata. Kaya ganun siya yung kalasa, yung lugaw niya. Walang tayo ng mga panglagay dito pampanghang. Ito, may kalamansi. Lagyan ko lang ng konting-konti. Hindi naman marami. Tapos nilagyan ko na siya ng chili oil, no? Pampalasa. Yan, masarap. Nausa yung pagkakagawa. Masarap ang lasa. Mainit nga lang talaga. Namamato na yung dila ako. Tikman ko yung tokwa. Alam nyo, Noy? Sa tokwa po, pag kumakain kayo, madidistinguish mo rin kung bago. Bago yung tokwa nila, sa itsura pa lang po. Napakaputi eh. Hindi yung mukhang matigas. Bagong luto. Sarap. Wala naman balang. Nakakatuwa po, no? Itong probinsya ng Laguna, ang dami-dami palang culture ng pagkain na pwede nyo matikman. Pagka bumisita ka dito sa Laguna, no? Lahat po ng bayan. Meron nga daw po itong 30 na bayan ang Laguna. Hindi pa natin naiikot lahat. So parang napupuntahan pa lang natin madalas si San Pablo, San Pedro at itong Biñan, no? Ang dami na kagad pagkain. Ang dami na kagad legend na nagtitinda. Ang galing ng bayan ng, ano? I mean, yung probinsya po ng Laguna. Dinagahalo-halo ko ng kain. But itong Pospas, Noy, yung manok, even the, yung Arrozcaldo and this goto, pares pasok. Isang ngayon natin. Itong Shanghai, Noy, yung basic na Shanghai, yung lasa, talaga magdadala yung mga Pospas, Arrozcaldo, tsaka itong goto. Ayos. Busog. Presyo po pala, no? 40 pesos itong order nung kanilang goto. And then yung lugaw, yung Arrozcaldo, 40 pesos din po. Makikita nyo po ito sa gilid lang ng Biñan Public Market. Yung Tony's since 1940, goto, lugaw, yan po yung pangalan nila. Nakikwento na ang tita Tess kanina kung ano yung, bakit sino si Tony, no? At ano yung naging parte ng buhay ni Tony dito sa Pospas. Nako. Noy, siyempre, bago ang lahat, no? Gusto ko muna po kayo pasalamatan sa pagsama nyo sa amin sa ating mga episodes, no? And thank you din, siyempre, sa mga sumusuporta dun sa ating Facebook page, Kuya Dex Facebook page, no? Mga bagong followers na yan. Siyempre, dun din po sa Alagang Akay na Facebook page, maraming salamat po, no? Sa pagsubaybay at pagsuporta din. At yung ating YouTube channel na Alagang Akay, no? Yeah, pakisuportahan nyo din po, no? At siyempre, no, gusto ko na rin pasalamatan yung mga sumusubaybay sa atin, no? Nag-follow dun sa atin dito sa ating YouTube channel, Kuya Dex. Siyempre, mabuhay po kayong lahat, mga Noy, ha? At yun. Tapunin na natin ang ating episode. At di po, may nagpa-party na dito. Nandito na ang River Maya. Tubo ko na ito. Baka tayo maagawan ng platform. Inubutuloy ako. Ayan, teka, inom lang ako, mga Noy. Ayan, Noy, nagmamandali na po ang ating crew, ang ating team. Dahil kumakanta na po ang kaibigan natin dito. Ayan, abusin ko na lang to off ka. Maraming salamat pong muli. God bless you all. Siyempre, maraming blessings sa dumating sa inyong buhay. Mabuhay po kayong lahat, no? Maraming pagpapala. Ilayo kayo sa anumang klase ng sakit. Mahal na mahal ko po kayo. Ako po yung likod, si Kuya Dex. Hanggang sa susunod na episode, samahan nyo ako pagmamahal para sa inyong lahat. Bye-bye!